virtual kwentuhan at kulitan. Be productive by coming up with our own business. Always remember that God is good. Take a break to pause, to relax. Hindi ko mabilang. Ang daumi. Carry natin yan. Dahil level up na ang bonding natin online. Showbiz crush ko si Zanjo. Stay connected sa mga paborito mong artista. Tuloy-tuloy pa rin po yung process of learning. Ano yung theme song nila nung boyfriend niya or girlfriend niya. Got it because may meaning sa akin. Marami akong sana sa buhay. 18 Blackpink merch. Watch the play and have fun with yung new normal. Nasaan na? Ito po actually yung room ko. So, ayan. Hindi siyang tingnan, pero masarap. Social distancing. Ako! All these and more, only on Kapamilya Chat. What's up, Kapamilya? All over the world. Ako po si Jeremiah and welcome back to Kapamilya Chat. Mga Kapamilya, we are now streaming live via darna.abs-cbn.com. /chat. At syempre, live na din po tayo sa ating official Facebook and YouTube pages. Happy, happy Wednesday po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok at kanino pa nag-aabang sa ating mga kasama. Pero syempre, I'm sure kayo ay hook na nga po sa top rating teleseryeng Darna. Dahil in few days nga po, mapapanood na natin ang super finale nito. Pero syempre, bago yan, makakakwentuhan muna natin ang dalawa sa mga cast nito. Live na live, we have here Mutya Orquia and Zijan Haranilia. What's up? Hello, guys. What's up? What's up, mga kapamilya? Hello, mga kapamilya. Happy Wednesday. Zijan. Long time, no? Si parang kahapon lang. Long time po, long time. Long time na kasi. Pero ito na nga, speaking of super finale ng Darna, how do you guys feel na parang we are down to the last three episodes of Darna? Mutya. Ako po, super na-sad din ako. Kasi parang dito pa lang kami nag... Ako. Dito ko pa lang din masyado nakaka-close yung mga cast. And ayun, parang nabibitin lang ako. Pero ayun, masaya ako kasi na-excite din ako sa huling episode kasi super nakaka-tense talaga yun. Super nakakaba. Ayun ang aabangan. Oo, tama, Mutya. No? Parang nagka-pamilya chat ka din nung pumasok ka sa Darna with... Enchong D, tama, di ba? Mm-hmm. Yes. Oo, with Enchong naman talaga. Pero ito na nga, last three episodes. Si Jan, ikaw naman, how do you feel? Siyempre po, nakakalungkot. Kasi parang sa isang halos ng taon na pagsasamahan nyo, mag-end na yung Darna. Pero sobrang happy rin kasi ang worth it ng mga pinagagawa namin dun sa isang buong taon na yun. Tsaka, yung... bond at yung relationship na nabuo namin nung mga cast, hindi naman yung matatapos. Hindi siya matatapos na pagtapos ng Darna, wala na. Siyempre, pagtapos ng Darna, lalabas-labas pa rin yan, magkita-kita pa rin yan, kahit pa paano. Kaya, yan, masaya pa din. Pamilya na talaga yung nabuo, diba? Pero ito na nga, ano yung masasabi niyong pinaka-biggest lesson na natutunan niyo dito sa teleseryeng Darna? Mutya. Ako po, yung line ni Leonor, yung nanay nila, Ding, yung ang pinakamalaking kasalanan ay pag may kakainan kang tumulong pero wala kang ginawa. Nung napanood ko, sabi ko, tama. Kaya ayun ko siyang tinatatak din sa utak ko. Ganun. Yan po. Parang ano siya, ma-apply mo na siya sa totoong buhay. No? True. Yan, same rin ako kay Musa. Yun naman ang lagi ko sinasagot na kung ano natutunan ko sa Darna. Yung kapag ang may kakayahan ka tumulong pero hindi mo ginawa. Kasi, yun nga, kung may ibang nangailangan na ng tulong tapos kaya mo, bakit hindi mo gawin? Or kahit sa kahit anong paraan, malaki man yan o maliit, basta makatulong ka, yun ang mahalaga. Ang pagtulong talaga, di ba? Pero ito, syempre, pag-usapan natin yung characters nyo. Let's start with kay si Jan, si Bing. How do you feel na talagang, syempre, big role, big responsibility yung role na si Bing? Ikaw, ano yung masasabi mo na parang biggest challenge na kinaharap mo noong ipoportray mo pa lang si Ding, then papaano mo ito na-overcome? Siguro yung pinakamalaking challenge, lagi ko itong sinasagot sa mga past interviews ko na bukod dun sa character, mahirap din yung execution sa taping. Kasi pag binabasa mo lang yung script, parang ikaw lang, naglalaro lang yung imagination mo. Pero pag nandun ka na, tapos with Direk Chito pa, nasamahan niya,
yun na kadagdag pressure at na-pressure din yung the fact na ang dami-daming gumanap na naging so kailangan mong hindi naman kailangan mong higitan pero kailangan mo lang magpakita ka ng iba kasi iba na rin yung viewers natin ngayon, iba na yung taste ng mga tao sa mga palabas kaya isa rin sa mga pinaka challenging yun at hindi ko alam kung paano ko siya na-overcome pero pag nagtitingin ako sa mga social media sa kung saan mang ibang social media platforms nakita ko na positive yung nakita ko na comments about kay Ding tsaka sa akin kaya pag nakita ko yun sabi ko sige pag-iigihan ko pa yun yung fuel ng mga ano eh ng mga artist eh pag nakita ng positive yan mas nai-inspire diba pero ito syempre kay Mutia naman si Trisha na talagang parang nagre-represent sa mga girls ng Gen Z talaga magdagaroon ba ng parang adjustment pa kay Mutia yung parang preparations mo for your role o parang naging madali na lang ito sa'yo bilang we are all in the social media world na talaga, kumbaga? Sa totoo lang po, medyo nanibago din ako kay Trisha. Kasi hindi rin din po siya yung parang super typical Gen Z na... Naglalag po ba ako? Hindi, oh, stable po ang connection. Sorry. Ang tagal kasi pumikin ni Sijan, kala ko naglalag ako. Kala mo si Sijan yung naglag. Yun pala yung ano, yung sabi mo naglalag. So dapat pipikit ka agad, Sijan. Go. Yan nga po, kasi mostly din nakakilala kong Gen Z, hindi po lahat matapang. Pero madami din naman ako nakikilalang matapang. So, kay Trisha naman, noong una ko pong nalaman na napapasok ako sa Darna, kinabahan ako kasi si Trisha wala naman po talaga siya eh. Wala naman talaga ang Trisha sa Darna eh. So parang kinabahan ako na parang, ha, paano to? Ganyan, ganyan. And kakagaling ko lang din sa role na super maarte. Eh dito medyo astigin si Trisha na maarte. So kailangan kong balansin. Ayun po. And sa overcome, tingin ko, hindi, katulad din po ng sabi ni Sijan, hindi ko naman po masabing na overcome ko talaga siya. Pero dahil sa positive nga po na comments ng mga ating manonood, ay ayun, na-inspire po ako lalo na pagbutihin si Tisha. Ayun na nga naman talaga. Pero syempre, working with the cast naman, isa-isahin natin yung kumbaga mga unforgettable moments nyo with the cast on and off cam. Let's start with kay Jaya, Janela Salvador. Mutia, ikaw muna. On and off cam. Yes. Set off cam. Sige, pwedeng on-cam, pwedeng off-cam. Pinaka-unforgettable. Gusto mo pagka-pack up, sige. Okay. Sige, pagka-pack up. Pagka-pack up na lang. Pagka-pack up, anong mayos memorable? Siyempre kasi, minsan lang kasi kami nagkasama niya ati Jaya dito sa Darna, diba? Wala kaming eksena together. So, oh, nagkasama lang kami sa dressing room. Pero, for me, since ang kasama ko pa rin naman na cast nun is Darna pa rin. Kami-kami after ng MediaCon. Noong nag-escape room kami, si Super siya sa Jaya, medyo nakaganyan lang siya sa flashlight. Ganyan siya. Naka-flashlight lang siya buong game. Tapos sa taping naman is yung pagiging in-character niya palagi. Professional. Yun. Kitang-kita mo kasi talaga sa kanya yun eh. Lalo na pag naka-Valentina costume na siya. Si Jen for you. Ito, sinagot ko na rin ito sa past interview ko kay Ate Jaya. Kami naman ni Mucha, baliktad kami. Ang lagi ko nakakasama sa eksena, si Ate Jaya. Pero sa dressing room, hindi kami masyado nagkikita. So pag on the set lang kami nagkikita. Kaya pag ano, meron ako, kung pinapanood ko siya, inoobserbahan ko siya, pag aatake na yung mga akas niya, gagano na yung ulo niya. So alam ko na, ay, iilag ako dito. Kaya, tsaka pag alam ko na, malaki yung ahas niya na susugod sa akin. Ganun yun, dalawa. Dalawang ganun yun. kaya malakas. Pero wait. Isa lang, panel lang eh. Malit. Oo, ganun. Pero si Jen, yung ganung mga moments, ayun ba, italigang tinanong mo kay Jaya? Or ayun, based on your observation na lang talaga yung mga ganun? Base po sa observation ko rin yun. Tapos, minsan pag di ako sigurado, sisigundahan ko na, Ate Jaya, pag gumalito ka na, di ba, aatake ka na. So, dun na-confirm ko na. Totoo nga, tama yung ano, hula ko. Galing. Ito, susunod kay Miss Rio Loxin. The Rio Loxin. Mutia.
ako kay Tita Rio, feel ko yung pagiging cool niya. Kasi alam niyo po, pagkasama mo siya, para mo lang siyang kapatid, ganun siya ka-cool. Eh, para siyang teenager, ganun siya ka-cool. So, ang saya kasi ka-work ni Tita Rio and funny din kasi siya. So, yun yung parang isa sa hindi ko makakalimutan doon. Iniisip ko, gusto ko pag laki ko, ganyan din ako. Yung cool ako, ganun. Yes. Season. Si Tita Rio, naku, grabe. Si Tita, hindi kami mapaghiwalay niyan. Kasi, lola's boy nga rin ako, laking lola ko. So, sobra yung closeness namin, yung bond namin ni Tita Rio. Kahit nung first 3 lock-ins pa namin, lagi kami magkasama sa room, kumakain kami, kung ano man yung bond na pwede, yung bonding na pwede namin gawin. Siguro ang hindi ko makakalimutan yung mga food trip namin, yung mga gym workout namin ni Tita. Yan, yung mga ganun, quality time. Quality time talaga. Ito naman, with kay Brian Robles, Joshua Garcia. But yeah. Ako ang hindi ko makakalimutan kay Kuya Joshua, yung pinahiram niya ako ng upuan, ng taping chair. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Kasi po first ever, may nagpahiram sa akin ng chair. Kaya super nagulat din ako. Yun, parang hindi ko talaga makakalimutan yung kay Kuya Joshua. And super bait kasi talaga niya. Ganun. Yun na yung tumatak talaga sa'yo. Yung mga crew, hindi ka pinapahiram ng mga crew ng upuan? Hindi, taping chair kasi. Taping chair. Ah, okay, taping chair. Kala ko hindi pinapaupo si Motya eh. No? Chino, hindi pinapaupo. Sinabi ko. Mabastayan yun, sabihin, hindi pinapaupo. Sinabi ko na pa na taping chair, hindi ka nakikinig. Sorry. Ayan na nga, opo, di ba? Okay, ako naman siguro, hindi ko makakalimutan yung mga libre moments ni Kuya Joshua. Kasi kami yung magkasama sa dressing room, kaya naambunan lagi ako ng libre. Sige lang, kuya. Order mo lang ako. Ganun. Pero bahala. Laging may pa-foods, no? Next, eto. Si Paolo Gumabaw naman. Pakahusay din. Mutia. Eh, Kuya Pao, hindi ko makakalimutan yung... Sa mall show naman siya. Mall show din ng Darna. Nasa backstage kami. Eh, super, super kinakabahan ako. Tapos, sabi sa akin, okay lang yan, tayo ka. Tapos pina-force niya ako sa kanya. Like, sabi niya, go lang kasama mo ganyan. Pinapasuntok niya ako para daw mawala yung kabaw sa kanya. So yun, parang natuwa lang din ako kasi parang as a kuya talaga siya doon. Ayun. Tinulungan talaga. Para mawala yung kaba, di ba? Mm-mm. Kasi yeah. Nanginginig po ako that time. Di ba? Si Jan, ikaw? Ako naman po siguro kasi parang kuya ko na rin yun, si Kuya Pao. Yung nung mga nagsisimula pa yung Darna kasi ano ako team Brian ako, hindi ako team Noah eh. So pag ano may pag ano ko siya hindi ko siya trip as Noah, tinatanong ko sa kanya na pwede ba kitang ganito eh, pwede ba ako maging masungit sa iyo. So siya ano din siya, game rin siya, collaborative din siya. Saka nitong mga nakaraan nung mall shows namin, yung cool nila kasama namin sila Kuya LA yan, sila Mutya, sila Ate Jane, Ate Jaya. Kasama ko sila sa room. Ayun, sobrang cool lang, tsaka, ayun, tahimik. Hyper. Tahimik. Tahimik. Tahimik siya nung kasama ko. Okay. Ayun na nga. Pero ito, susunod for si Jan naman, kay Miss Isa Calzado. Unforgettable si moments, ganyan. Si Ate Izzy kasi kinoconsider ko siya sa isa sa mga nanay ko din dito sa industry. Kaya sobrang thankful and happy ko na nakasama ko ulit siya for the second time dito sa Darna. At ayun, bilang nanay Leonor, parang hindi nalalayo yung pagiging nanay niya kahit on off cam. Sobrang maalaga niya sa akin, sa amin ni Ate Jane. Sobrang sweet. At ang pinakagusto ko sa kanya lagi yung ang daming dalang pagkain. Ay, yun naman talaga. Naambunan din ako. Pagkain. Kung alam niyo lang yung mga food ni Ate Isa, kasi ano siya, parang healthy person. So, magiging healthy ka din. Magiging healthy. Madadamay ka. Madadamay ka din. Yun yung mga hindi ko makakalimutan kay Ate Isa. Ayun naman pala. No? Pero, for Mutia, ikaw ba nagkaroon ka ng chance to work with Miss Isa? Hindi po. Na-meet ko lang siya sa hotel. Na-meet ko lang siya. Nag-set visit siya before. Yun.
ko sana in the future talaga. Pero ito, kaya syempre, nga, sana nga. Ang ating Darna, Jane De Leon. Mutia, ikaw muna. Ako kay Ate Jane, hindi ko rin makakalimutan sa kanya yung pagiging professional niya, tsaka pagiging hardworking niya. Kasi nakikita mo talaga yun sa kanya, yung pagiging hardworking niya. Na parang pinuprove niya na pag gusto, may paraan. Yun yung nakikita ko sa kanya. Tsaka yung pagiging makulit din niya. Kasi kapag once na nakausap, ang dami niyang kwento eh. Sayang ko, nabibitin ko minsan dahil nga nasa taping. Ayun. Si Jenny, ikaw. Ayun. Sawa na ako kay Ate Jenny. Joke lang. Kasi parang halos araw-araw ko yung magkasama sa taping. Mm-hmm. Parang, ano pa ba? Parang gano'n na lang gusto namin sabihin. Ano ba? Ikaw na naman. Mukha mo na naman. Parang magkapatid na talaga. Come on, come off, come dressing room. Tapos kahit sa mo, halos buong araw kami magkasama. Kaya, siguro, ang sasabi ko lang yung nagpapasalamat lang ako sa patience niya. Sobrang kulit ko kasi nakakatay siya sa akin. Tsaka sa patience rin niya sa work. Alam ko naman na hindi madali na maging Darna. Hindi ko pa naman na-experience pero alam ko na hindi maging Darna kasi nakita ko yung struggle niya. Hirap niya. Nakita ko yung hirap niya na ilang oras siya nakasabit sa harness, di ba? Kaya, ayun, yun lang naman natin, Jay. Ingat ka palagi. Ayun. Pero speaking of mga ganyang mga pa hindi makakalimutan, sino yung pinaka-mamimiss nyo naman? Ito na nga. Para ang hirap naman ito. Una na ako. Sige. Ang pinaka-mamimiss ko dito si ano? Si Tita Rio. Why Tita? Miss Rio. Aberta. Ha? Ano yan, si Jan? Sorry po. Eka, hindi naman naintindihan. Ulitin mo. Ulitin mo yung sinabi mo. Si Lola Berta po. Si Lola Berta. Mutia, ikaw? Ako, lahat naman siyempre, di ba? Baka sabihin, bias ako. Hindi mo ako mamimiss, ha? Hindi. Lahat naman po mamimiss ko, except kay si Jan Hape. Joke lang. Ano? Si... Uy, de, joke lang. si Kuya LA siguro. Bakit si LA? Kasi nung nakakasama ko po siya, super protective din niya sa akin na parang kuya ko talaga siya. Kasi ako wala po akong brother. Tapos lagi siya sabi sa akin, pag may maniligo sa'yo, ipa-approve muna sa akin. Ginaganyan niya ako. Send mo muna sa akin, pakausap mo sa akin. Ginaganyan niya ako, kuya, syempre mo. Sabi niya. Tsaka lagi po niya akong ina-advisean na, pag may maniligo sa'yo, dapat gato, ganyan. Sabi ko, kuya. Parang siyang high blood pag nag-advise sa akin. Ayun po. Galing, no? Nagkaroon ng maraming kuya pala dito si Mutia sa Darna. Pero, siyempre, speaking of mga ganyang mga trivias natin, ano yung masasabi nyo naman na, kumbaga, hindi nyo pinaka makakalimutan na nangyari sa set? Behind the scene trivias, ganyan. Sa eksena. Ay, na to. Parang may naalala agad yung Mutia. Sige, ikaw na mauna. Ayan, okay. Yung mga good memories niyo sa set. For me, good memories to. Good to na nakakatawa. For me, hindi ko naman kasi siya minasama. Noong nagpa-fight scene po kami ni Sijan. Parang tonto agad sila na bakit. Ano to? Kasi po, yung fight scene namin, syempre may bilang para alam yung isa't isa. So, nung pinapunch ko siya, pagkanong ko nung pag-pull muna siya, pagka-punch ko sa kanya ng right arm ko, sabi niya na masyado daw siya nag-self-defense, ginanon niya yung kamay ko, sumuntik ako tumilapon, buti nasaludin niya ako agad. As in, gumanon niya talaga, kuhuy, wala ka yun sa ano, practice. Tapos sabi dalang niya, dala. Daw, nag-self-defense daw siya, kasi ko naman tatamaan yung mukha mo. Yan yun po, sige. Hindi ko makakalimutan kayo si Jan talaga. Sige, si Jan, baka gusto mo magpaliwanag, ano nangyari daw? Okay, may ano po, may video pa yun. Wala, di ba may video yun? Pero hindi ko pa nasistan sa'yo. Parang hindi na dapat ipakita dito yun. Hindi. Wag na. Okay na yun. Sige, ako ang pinakamaganda siguro. Ang hindi ko makakalimutan na experience dito. Good memories yung unang-unang ding ang bato. Bakit? Kasi nung binabasa ko pa lang yung script na yun,
kinilabutan talaga ako. Tapos nung ginagawa na namin, sabi ko, wala, ito na, totoo na pala to. Dati pinapanood ko lang itong dingang mo to. Tapos, siyemay, nandito na ako. Parang yung ano lang, medyo, ano lang yung moment na yun, medyo hindi kapanipaniwala. Mm-hmm. Hindi pa rin sick niya agad sa akin. Kaya, hindi ko makakalimutan. Ganun, kaling. Pero, para sa iyo, siyo, paano mo pinagandaan yun? Yung kumbaga paghagis ng bato kay Narda. Ikaw ba talagang ni-research mo, pinanood mo yung mga dating mga Darna, or paano yung preparation mo doon? Doon po, hindi naman ako nanood ng mga yung fasting. Ang ginawa sa akin ni Direk Chito noon, parang binigyan niya ako ng tatlong option kung paano ibato yung bato. So, nung take na, binigyan ko siya ng tatlong option kung paano iba to. Tapos yung pangalawa, yun yung pinaka nagustuhan niya. Kaya, yun siguro yung little preparation yung mga ganun. With Direct Cheater. Pero syempre, in the future, given a chance na magkaroon ulit kayo ng, kumbaga, opportunity, kayo ba willing kayong ulitin ang Darna? Tulad nung, syempre, ginawa ni Mr. Rio Loxin, like, to portray another role pagka nagkaroon ulit. Naman, kahit ako pa maging si Darna, okay lang. Medyo offer nila sa akin. Sige, okay sige, lang po. Kung ikaw in-offer siya. In the future naman eh. Oo. Sborgo. Sborgo. Ikaw as Borgo. Hindi. Ay, taya ako po. Hindi mo niya yung tawa ni Borgo. Hoy, hindi ko kaya yun. Nako, parang pinig ko kaya ni Motia. Parang magsasample siya. Hoy, hindi ko nga alam kung paano. Huwag po kayo makinigit sila. Saka yung may kaya eh, di ba? Pero yes, tanong, ako, saan yung dohugot? Yes. Given a chance, ano yung role yes, na gusto mo ma-portray, yes. Matia? Yung ahas po ni Ate Valentina. Hindi gusto maging ah. That joke lang. Parang gusto ko rin po ulitin, syempre. Pero parang gusto ko matry din mag-Valentina. Ayan. So, if ever, Mutia, ayan, ang ganda ng flow na parang mas prefer mo, mas kontrabida role naman this time. Parang ganun ba? Hindi naman po sa ganun. Parang for me, kasi gusto ko lang din ma-challenging sarili ko. Kasi na-inspire ako kay Ate J.A. Ganun po. Tsaka, nakikita ko yung hard work niya. So, parang gusto ko rin maranasin. Alam niyo po ba, fun fact lang, nung Halloween, dapat po, mag-Valentina ang costume ako. Kung may Halloween party akong ate na. Eh, kaso lang na-taping po kami nun. Yun lang. Nasa laki na ata tayo nun, no? Basta yun po. Oh, grabe. From Sirena to babaeng si Motia, if ever. No? So, sana, no? Ipag-ana natin yan in the future. Pero syempre, ano yung message or masasabi niyo naman sa lahat ng ating mga kapamilya na tumutok since day one hanggang sa ngayong nalalapit na finale ng si Jan, ikaw muna. Yes. Siyempre, nagpapasalamat ako. Buong puso ko nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuport na sa Darna. Sa lahat na nagmahal, hindi lang kay Ding, sa lahat ng cast, kay Trisha, kay Darna, kay Valentina, kay Brian, siyempre. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pagpapatrending sa amin gabi-gabi. Sana suportahan nyo kami at samahan nyo kami hanggang sa dulo. Maraming salamat. Thanks, Jan. Yes. Motia. Opo, thank you po sa lahat ng nanonood and thank you po for giving us inspiration na i-improved at for us to do better po sa aming work. Yan. Maraming salamat mga kapamilya. Suporta natin ang Darna hanggang dulo. Ayan na nga. Siyempre sa lahat ng ating mga kapamilya nakatutok via Facebook Live, lipat na po kayo sa ating official YouTube channel or sa ating official website dahil marami tayong inihandang challenges for Motia and si Jen. Kaya naman, Facebook Live viewers, lipat na and we'll see you guys there. Bye! Tara! Ito na nga, game na guys. This time around, diretso na tayo sa ating alphabetical conversation challenge. Ito, kailangan mag-usap kayo at makagawa ng nakakakilig na conversation pero alphabetical from letters A to Z. So, bato-bato topic tayo. Let's do the virtual bato-bato topic kung sinong mauuna. Teka, di ba parang unfair pag bato-bato topic kasi yung isa late. Okay, hindi yan, hindi yan. Walang dayaan, walang dayaan, walang dayaan. Oh, game. Game. Bato. Wait lang, naglag si Sijan. Oh, bato. Wait, naglag si Sijan ulit.
Game. Di ba, Kuya J? Okay. Kuya J, ikaw na nga magbato ba topic? Si Kuya J. Ako na lang kaya, no? Ay, panalo si Motia. Panalo si Motia. Uy, wait lang. Game. Ikaw magsabi ng bato ba topic? Okay, maka magsasabi, ha? Bato. Pick. Isa pa. Bato. Pick. Natalo ako. Parang ang dami nung kay CJ, no? Pero sige na nga. Kaya akin. Pero si Mutia talaga ang nanalo. Sige na, ibigay na natin ito kay Mutia. Pero kung ako mananalo, ako magde-decide kung ako una. Siya una, syempre. Ah, sige. So si CJ, ikaw daw ang una, sabi ng ating nanalo sa Bato. So letter A, start the conversation with me. Nakakakilig yun. Ay. Oh, sige, yun na. Yun na. Bakit? Ano meron? Kasi ano? Ay, si yun. Si ba yun? Si. Feeling nang kasi ko si. Si. Sige, kaya mo yan si Jan talaga. Pwede bang ano, kahit English, Tagalog, pwede ba yun? Pwede English, Tagalog, gusto ganyan. Gusto mo Spanish, okay lang naman. Pwede pa na yun, pwede pala English. So, kung saan naman ganun, Bisaya eh. Joke lang ulit. Oh, go, pwede. Pwede siya. Ha? Letter C. Ken. Go si Jan. 10. 9, sorry. Hindi to live with you without you. Dina. Oh, go, Matia. D. Adam? E. E, di ba? E. D. Kaya mo alam. Ha? D. Ano? Balik tayo sa grade 1. Sorry, tayo. Kinasa mo kasi nakalimutan ko tuloy. Do you know what you're talking about? Ay, Trisha. Oh, ayan. Letter E. Umayos ka! Dapat conversational. Ano conversational? Oo. Ewan ko sa'yo. Nag-aaway. F. Wait lang. Okay. Oy. Hindi ko sabihin. Iba sabihin ko. F. F na diba? F. Wait lang po ah. Kaya mo yan, Matia. Feeling ko ang pogi mo. Ay. G. Gusto kita. Oh. Wow! Tumawa lang. Tumawa na. Sorry. Ikaw talaga? Joke lang. Okay. Kasi pangit ka banding. Pwede. Para gumanda yung banding na may queso di bola. Sige, pwede na yan. Hala. Wait lang. R. Wala akong maisip. R. Wait lang! Wala akong maisip. Wait lang! Sige lang, sorry. Yeah. Regalo ba yan? Ano daw? Regalo ba yan? Regalo ba yan? Regalo daw ba yung queso de bola na bigay mo? S.
Siyempre, alang ang i-display mo. Tama nga naman. T. Thank you na lang. You're welcome. Letter V. V. Very good. Very good. Very good. Sige na, ano yun? W. W. Ay, hindi pala sa'yo, parang X. Oh, diba? Ano, babalik tayo sa grade 1? Back to yun. Inalala na nga kita, bahala ka sa buhay mo, hindi ka tutulungan sa X. Okay, tutulungan eh. W. W. Wee. Wala na akong pera. Next time na lang tayo mag next time na lang tayo mag-date. Bumili kasi ng queso de bola na wala ng pera. Ano ba yung next? X. X. Ayan, sige, bahala ka sa buhay mo. Kala mo tutulong ako ito. Z. Z. XO, XO na lang. Ano XO, XO? Di mo alam yun? Ito na ano yun? Ay, hindi nga pala siya nagpo-post sa susunod. Ano ba yun? Hugs. Oo, pa-hugs and kisses, ganyan. Ah, okay, okay. X, X, O. Why? Why? Don't tell me, you're welcome na naman. You're welcome. Teka lang. Teka lang. You're welcome. Why? Why? Teka lang, teka lang. Ang hirap naman. Why? Yoko nun. Yoko na. Yoko nun. Z. Wait lang, may naisip mo. Okay, okay. Okay, huwag na lang yan. Ano? Ano naisip mo? Zaijan. Thank you. Bati na tayo. Ayun. Oh, kahit na rin ka. Yan naman talaga. Nagkabati rin sa huli. Nagbardagulan man sa gitna. Nagkabati rin sa huli. Nako, mga kapamilya. Dyan nga po nagtatapos ang ating alphabetical conversation challenge with Zijan and Motia. Sana po na-enjoy nyo gaya ng kung paano nila in-enjoy yung challenge. Pero eto, this time around, ito naman ang ating the super question. So, may mga itatanong lang ako sa inyo at sasagutin nyo lang ito ng super kung gustong-gusto nyo ma-experience yung ganitong sitwasyon. Let's start with ito. Makapagbakasyon for a year. For a year? Like, diretso? Oo, parang pahinga talaga, ganyan. Tagal nun, ah. Yung pwedeng 6 months lang. Ayan, like, parang, hindi... parang feel ko hindi bakasyon. Like, siguro magsa-study sa ibang bansa, ganun. Pero hindi totally bakasyon. Na wala kang gagawin doon at all, kundi maggala-gala. Ganun. So, sakta lang. No for Matya. Si Jen, ikaw, super ba yun for you? 1 year na bakasyon. Parang, sa kanya laki yan ko, no. Nauna po ako. No, oo. Kasi syempre, matagal masyado tayo, no? Matagal masyado na isang tao. Wala tayo mga tayo nun, no? Work tayo, aral tayo, no? Opo, opo, productive. Work tayo, work. Next, ito, makakain everyday sa unlimited restaurants. Is it a super no. or no? No. Bakit, Matya? Diet po ko eh. Kung unlimited restaurant, everyday, ano na yung diet po? Kumusta na? Ayun, no. Si Jen, ikaw? Si Jen, yes, di ba? Super ako, super ako. Talaga? Ay, kailangan ko magpataba eh. Kaya kailangan ko kumain ng madami everyday. So, deserve yung everyday na only restaurant talaga for ano si Jen para tumaba. Alright, super. Next, super. Makatanggap ng hindi bababa sa 10 gifts per day. So, in a year, magkakaroon ka ng 3,650 gifts. Kung yun. Parang for me, no. Bakit hindi? Kasi ano,
parang more on sa mga bagay ko, mga gamit ko po, gusto ko rin yung pinaghihirapan ko. So, kung lagi ako may gift every day, di ba? Parang, nakakawala doon ang motivation. Parang, wag na, meron naman akong gift, yung ganun. So, parang gusto ko po talaga yung pinaghihirapan ko yung mga gamit ko din. Ayun po. Ganda. Ayaw nung kumbaga, parang iaasa na lang doon sa mga regalong matatag. Siguro ako, super ako dyan, super. Yung mga ibibigay ko sa akin na gifts, ibibigay ko sa mga mas nangangailangan. Kasi feeling ko yung magbibigay, mas maiintindihan niya. Alam mo yun? Okay, yun. Hindi makakaintindi. Nagpagalingan dun sa sagot na yun. Yung isa ayaw kasi gusto paghihirapan. Yung isa naman, sharing is caring ang pinaniniwalaan talaga. Next, ito. Magkaroon ng maraming admirer. Is it a super or no for you? Karoon ng maraming admirer. No ako, no. Parang no, kasi... Ano? Parang masaya din po yung timing na buhay ko, Peter. Mismo. Timing lang yung buhay mo. Yung ganun. Last, eto. Magkaroon ng maraming pera. Eh, super. Super duper. Nako, hindi ko na itatanong yung dahilan. Hindi ko na itatanong yung dahilan. Why not coconut, diba? Akin na. Yeah. Isend na yan. No? Super duper talaga. Ang tapong sagot. Nako, at dyan nga nagtatapos ang ating super questions. Si and Butya, invite nyo na ang ating mga kapamilya na tutukan ang last three nights ng Darna. Go ahead. Yes, okay. Gusto ko muna magpasalamat siyempre sa ating mga kapamilya sa pagsuporta nila mula umpisa hanggang dulo. And super thank you po sa billion views sa TikTok and million views sa Facebook at YouTube. And ayun, thank you po sa patuloy na pagpapatrending sa aming gabi-gabi. Gusto ko lang dugtungan yung sinabi ni Mutya. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng fans ng Darna simula umpisa hanggang dulo nandyan kayo para mahalin kami. At syempre sa ABS-CBN for giving us the opportunity para gampanan at gawin itong ganitong klaseng palabas. At sa Kapamilya Chat for inviting us here. Maraming salamat sa inyo mga kapamilya. Yes, thank you Kapamilya Chat! Yes, of course, thank you so much na kasama natin mga kapamilya, Zila Naranilia and Botia Orquia. At syempre, again guys, supportahan po natin ang last three nights ng Mars Ravelos Darna. And makitweet na tayo for tonight's episode using the hashtag Darna Super Savior. So mag-tweet tayo, tag natin si Mutya and si Sidzan pag pinanood natin yung episode tonight hanggang sa finale, super finale. Tutok lang mga kapamilya. And also, maraming salamat sa mga kapamilya natin na tumutok sa dito sa Kapamilya Chat from the very start until this moment. Kapamilya, good news po dahil Kapamilya Chat po ay available na din po as a podcast. Pwedeng-pwede nyo na po ito mapakinggan at mapanood via podcast sa Spotify, Apple Podcasts at sa iba't iba pang podcast streaming platforms. We have fresh episodes every Wednesdays at 6 p.m. Mga kapamilya, unti-unti na nga po tayong nagbabalik lahat sa normal pero huwag po nating kalimutan na magmahalan dahil tayo ang ligaya ng isa't isa. Maraming salamat mga kapamilya. Muli, ako po si Jeremiah with Mutya and Sidzan. See you guys next time only here on Kapamilya Chat. Bye everyone and stay safe! Kapamilya Chat!